mula ang lahat, Brent, na kamangkin sa dito sa unahan, una upang pangunahan ang ating manalangin sa hapon. Okay. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon, teacher. Magandang hapon din po, mga anak ko din. Okay, bago kayo maupo, tingnan muna ang ilalim ng inyong buwan. Kung mayroon, mayroon bang kalat, isura. Kung wala, iayos ang inyong upuan. Iayon ang hanay. Mayroon pang lumiban sa klase natin ngayong araw? Opo, mayroon pang lumiban sa klase natin ngayong araw. Ang mga lumiban po sa klase natin ngayong araw ay sila Scarlett, Vince, Larissa, Sabrina, at Jo. Yun, may mga lumiban. Sana sa mga susunod na araw, makasama natin sila dahil masaya ang ating mga talakayan. Ayun, naaalala niyo pa ba ang pinag-aralan natin noong isang linggo sa musika? Sino nakakaalala? Ito ay tungkol sa? Ito ay mga, di ba ito ay mga instrumento? Anong instrumento ang mga ito? Ano ang tawag doon sa instrumento yun? Yun ay? Maaari mo bang pakiulit, Ivan, kung sinabi ni Brent? Kung naaalala niyo pa talaga ang ating pinag-aralan noon, tatawag ako ng apat na bata upang tingnan kung naaalala niyo kung ano-ano ang mga ito. Zed, RJ, si JR, at Joian. Okay, pipiliin niyo ang wastong sagot dito sa ating... Ivan. Paano naman? Ano-ano naman ang
instrumentong idiophone. Sino nakakaalala? Chairan? Ano nga nung nga ba ito? Ang mga katutong mga instrumentong idiophone ay gamsa, agong, at gamba. Husay, ma, ako'y nagsisiyahan. Naalala niyo pa rin ang ating pinag-aralan. Ngayon, ay naaayon ang ating pag-aaralan ngayon dito. Pero bago ang lahat, tingnan nyo ang nasa larawan. Pero hindi ito. Ang titingnan natin ay... ano ang napapansin nyo dito sa larawan? See? Tingnan mabuti. Enzo, nakatingin nga dito. Anong napapansin mo sa larawan? Paano naman dito sa ikalawang larawan? Sige, RJ. Eh, ano naman ang pinagkaiba nilang dalawa? Joey Ann. Anong pinagkaiba? Maaari mo bang pakipulit ang sinabi ni Joey Ann Enzo? Mayroong malakas at mayroong may hina. Bigyan pansin ang mga sumusunod at bigkasin kung paano ito dapat basahin. Ang una, pakibasa nga, bigyan ng pakiramdam. Breath. May sunog. Ganon? Pag may nasusunugan na, nasusunugan na yung kapitbahay! Anong dapat isigaw? Paano? May sunog. Oh. Eh, paano naman ito? Sander. Tulog! Paano pa? Pagkakailangan na. Tulog! Eh, ito nila. Tatlo. Angelo. Tagapain na po. Paano naman yung sa ika-apat? Paano mo ito sasabihin? Kung ang iyong kausap ay katabi mo. Kung si Chantal ang sasabihin mo, Carl Jota, paano mo sasabihin yung ika-apat? Sabi mo? Eh, paano naman kapag ang kausap mo ay nasa malayo? Paano mo ito sasabihin, Lucas, nandun? Nandun sa kapilang room ang sasabihin nyo ito. Anong sabi mo? Ganyan? May kilalakas mo ba yan? Ito nga, Roger, kuya, nandun sa kapilang room. Nandun sa room nila, Ma'am Joanne. Anong sabi mo? Napansin niyo ba? Napansin niyo yung mga pagkakaiba nila? Sa tingin niyo, ano yung iba pang pinagkaiba ng mga boses natin habang tayo ay nasasalita? Habang kayo ay nasasalita, anong napansin niyo, Sander? Alam niyo ba na may tawag doon? Alam niyo ba ang tawag doon? Ang tawag doon sa iba't ibang lakas na yon ay Daynamiks. Pero ngayon, mayroon itong iba't ibang antas. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay antas ng Daynamiks. Ano-ano kaya ito? Excited na ba kayo? Oo! Pag-aaralan natin ay antas ng Daynamiks. Pakibasa nga, Steph? Daynamiks. Ang Daynamiks ay nagpapakita kung gaano malakas o kanina ang isang tunog. Ang sumunod ay ba? Ito rin ay mapapansin sa mga mananayaw habang sila ay umiinlap at sumasayaw sa iba't ibang salin ng musika. Ang Daynamiks ay tinatawag din po. Musika! Pakisabi nga ulit? Musika! Dahil tayo ay musikang volume. Pansinin nyo itong ating remote. Di ba pag nanonood tayo ng TV, may volume na, may papalakas, papahina. Yan ang Daynamiks. Di ba may iba't ibang lakas tayong narinig kanina. May mga sumisigaw na malakas, may nagsasalita ng mahina. Depende sa ating nararamdaman. Ganyan natin ay papakaliwati ang Daynamiks. Ngayon, pakibasa
Ang una, Carl Jona. Antas ng Daynamiks. Ang mga antas ng Daynamiks ay mga saad kalalasan bilang mga magsiguro na siguro lamang. Ngunit ang mga ito ay depende pa rin sa interpretasyon ng minuto o ng mga awit ayon sa kung ano ang konteksto o hinihingi ang sumunod, pakipasa nga ito, Claret. Diba napansin nyo, doon sa ating emosyon, pag kailangan na natin ng tulong, may sumisigaw na malakas. Si Sander, sumigaw siya na malakas. Kapag ang kausap naman natin ay malapit lamang, mahina tayo. Lucas, sabihin mo kay Roger Muel na huwag siyang maingay at mabigat sa klase. Paano mo ito sasabihin kay Roger Muel? Habang kami ay nagtatalakayan, paano mo sasabihin kay Roger Muel? Sabihin mo kay Roger Muel. Napansin nyo, paano ito sinabi ni Lucas kay Roger Muel? Paano niya ito sinabi, RJ? Sa tingin mo? Yun, di ba? Ito ay napabase sa mga pagkakataon at sa nararamdaman. Ngayon, tingnan natin kung ano ba ang mga antas ng Daynamiks na ito. Una, ano kaya ang simbolong ito? Ang ibig sabihin nito ay piano. Sa pangaan ang tawag dito? Piano. May ipapakita ako sa inyo ang isang instrumento. Napapansin niyo ba yung kanyang tunog? Ano ang tunog niya? Diba ito ay? Ito ay? Ngayon, tingnan natin ang susunod na instrumento. Ano kaya ito? At tawag naman dito sa antas ng Daynamiks ito o sa simbolong ito ay mezzo piano. Mezzo piano. Isa pa nga. Mezzo. Mezzo. Mezzo piano. Ito naman ang tunog niya. Diba? Napansin niyo pagkakaiba? Ito ay katamtaman ang tunog niya. Ito naman ang sumunod. Ano kaya ito? Ang simbolong ito ay pianissimo. Ito ay pianissimo. Ano kaya ang laman niya? Saan kaya natin magagamit? Ang ibig sabihin naman ito ay mahina-mahina. RJ, alam mo ito ay mahilig na. Paano mo gagamitin ang iyong pag-awit sa pagpapatuloy ng bata? Parinig na, parinig mo sa amin. Pianissimo, mahina mo. Mika.
Ano ang tulog niya? Paano ang tulog niya? Ah, iba naman. Daryl. Ang tulog ng Carol ay hindi tulog. Oh, nandun na tayo sa antas na mahina. Punta naman tayo. Ano kayang susunod? Dito sa susunod na antas. Ito ay Forte. Tingnan natin kung ano kaya ang tunog ito. Napansin niyo ba yung tunog? Kapag wala akong mikropono, ang ganda ko. Ang ganda ko. Diba? Pero, ang ganda ko. Napansin niyo yung pagkakaiba? O, ikaw nga. Sige, parang natutuwa si JJ. Para marinig natin si JJ. Hindi yung maganda ang sasabihin mo. Huwag ka mag-alala. Ano ba? Ano ka? Ang gwapo ko. Sabihin mo nga. Ayun ka lang ang mikropono. Sige, tayo ka tayo. Parinig mo sa amin. Ang gwapo ko. Ang gwapo ko. O, paano ba ang mikropono? Ang gwapo ko. O, mas malakas, di ba? Yan. Ginawala ba kayong gwapo si JJ? Oo. Yan. Ngayon, nandun na tayo sa malakas. Paano naman? Kapag... Metro Forte. Ito, katamtaman lamang ang kanyang lakas. Ang tunog naman ito ay... Yan. Katamtaman lang yung lakas niya. Ikumpara natin siya doon sa... Malakas na malakas. Ang tawag sa malakas na malakas ay... Fortissimo. Tandaan nga natin na ito ay... Pango sa wikang Italiano. Fortissimo. Yung kanina, pianissimo. O, tingnan natin ito. Ano kaya? Tingnan natin ha, okay? Yung kanina, katang-tamang lakas ito. Baka mabibis etse. Baka mabibis o. Handa na ba kayo? Ang tunog nito ay... Narinig nyo? Diba? Kasi siya ay malakas na malakas. Yun ang tunog niya. Pero pwede ko siyang gawing mezzo piano. Ganito lang. Eh kapag malakas na, gusto mo marinig yung fortissimo? Gusto kayo? Huwag na. Baka makarating sa mga. Diba? Pag forte lang. Mezzo forte. Ah, then forte. Mezzo forte. Fortissimo. Baka makarabisan tayo ng kapitbahay. Ayan. So, yan yung pagkakaiba ng mga lakas-malakas na tunog. Kapunta tayo ngayon. Tignan natin kung naaalala. Ano? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang antas ng dynamics na ito? Iba naman. Claret. Okay. Eh, ano naman kapag maliling dalawa ng tap? Narfanma. Fortissimo. Pag ito, ano ang tunog niya? Narfanma. Malakas. Fortissimo. Oo? Yung pagkakasabi niya ng fortissimo ay, ano yun? Mika? Malakas na malakas. Eh, paano naman kapag nilagyan natin ng... Okay. Ano ang tawag dito, Edsel? Nakikinig si Edsel. Ano naman ang tulog niya? Kit. Ang tulog niya ay? So, yun ang antas ng mga dynamics natin. So, ayan yun, para hindi makalimutan. Kapag dalawang F, ito ay fortissimo. Sabihin ka ulit? Fortissimo. Kapag F, forte. Paano kapag F at F? Mezzo forte. Ulitin ka, mezzo. Mezzo forte. At sumunod? Mezzo piano. Ang sumunod? Piano forte.
pag nakrescendo. Di ba para siya to sa math? Ano yan? Greater than? Less than. O, ito. Ang tawag dito ay crescendo. Sabihin mo nga? Crescendo. Ang tunog dito ay unti-unting paglakas. Halimbawa, sasabihin ko ulit kung ako ay maganda. Ako ay maganda. Di ba? Mahina siya papunta sa papalakas. Ang tunog dito ay parang sa pamaypay. Di ba tayo ay sumasayaw? Ano yung sayaw na ginagamitan natin ng pamaypay? Arjen. Ito ay ano? Ano ito ng Pilipinas ang kaninyosa? Shairan. Ito ay? Ano ito ulit, Rajimal? Ano natin? Ay, mabuti na alala. Di ba nag-enjoy pa kayo nung tayo ay nagsayaw naman? Oo. Naalala pa kung paano? Oo. O ngayon, ang tunog ng crescendo, ulitin natin ay parang sa pamaypay. Papalakas. Yan. Ulit. Crescendo. Crescendo. Diba yan? Parang siya pamaypay. Ganito ang itsura niya. Tandaan nyo, kapag nakita nyo ang simbolong ito, siya ay papalakas mula dito. Diba, Marina? Papunta siya sa papalakas. Paano naman kaya kapag yung decrescendo o yung papanda? Ito. Sinabi ko kanina, ako ay maganda. Pag papahina na siya, ako ay maganda. Sige nga, sa gamit ng pamaypay na decrescendo, decrescendo. Sabihin mo nga, ako ay guwapo. Lucas, ito talagang guwapo ka nga. Sige, na decrescendo. Papahina. Malakas. Ito nga. Ulit. Sabayan mo ito. Di ba malakas yun? Papunta sa Marina. Ulit. Huwag ka ba yan? Guwapo ka. O. Ako ay guwapo. Nahiya siya. O, mabait na lang. O, Enzo. Enzo, ako ay mabait. Mabait ka, mabait ka, Enzo. Oh. Naiintindihan niyo pagkakaiba ng mga simbolo? Na ito, ano ulit ito? Ito ay, Rajimel ay? Kapag pabaligtad naman siya, ito ay dalil? Ito ay? Naintindihan ang pagkakaiba nila? Okay, mahusay. Ngayon, tingnan natin ito. Paano po bibigkasin ang ako ay masaya sa antas ng Daynamiks na forte? Angelo, forte ha? Forte. Ako ay masaya. Forte. Forte. Magkabahira, okay. Sure. Okay. Tulungan mo nga. Sige, kasi nahihiya siya. Okay lang yan. Kailangan ba daw? Brent. Oo, ay masaya. Paano naman? Paano ba matibig kasi na ako ay masaya sa Daynamiks na fortissimo? Para, thunder. Fortissimo ha, fortissimo. Ako ay masaya. Ah, galing. Usay. Paano mo na magbibigkasin ang ako ay malungkot sa antas ng Daynamiks ng piano? Johnny, piano, piano. Panawala mo naman kay Johnny. Paano naman? Paano magbibigkasin ang ako ay malungkot sa antas ng Daynamiks na Narfan? Yun, di ba? Narinig. Napapansin nyo yung pagkakaiba nila? Eh, because mo naman ang ako ay maganda. Gusto mo? O, crescendo. Crescendo, ako ay maganda. O, gusto mo? O, si Claret. Kasi ang ganda nito eh. Sabihin mo nga, crescendo. Kaya-kaya, gamay ang ganda nito eh. Kaya mo yan. Crescendo, hindi siya ang lalakas. Ah, ayan. Pag may crescendo,
Ganda-ganda niya, no? Oh. Ako ay maganda. Naintindihan ang pagkakain ka nila? Oo. O ngayon, ano kaya? Anong uri ng dynamics kaya nararapat sa mga uyayi? Alam niyo ba yung uyayi? Hindi pa alam. Ang ibig sabihin ng uyayi, ito ay isang tao. Di ba si Arjen kanina ay kumanta? Ano yung kinanta ni Arjen? Ang tawag doon ay uyayi. O, tingnan natin. Uyayi. Ito ay awit na pagpapatulong doon sa mga bata kagaya ginawa ni Arjen. Yun sa Ingles yung lalabay. Di ba tayo ng mga bata kinamantahan? Ang halimbawa niya ay ito. Alam niyo ba yung kumakain? Yan, isa yung uyayi. Kung alam niyo yung kanta, pwede niyo sabayan. Pakinggan, mabuti. Thank you.
Sino ang leader ng unang pangkat?
lalaki ang ating paaralan. Ayan, doon. Oh, yung mga katrong ko ni RJ, punta doon sa labas. Ito. Ikalawa. Pakibasa nga, Melis. Hika. Ang ikalawa. Gamit ng kitara, uminin ang meron-meron sinta na naayon sa Daynamiks na nakapaloob dito. Huwag mo na magsisimula. Wala mo na magsisimula. Dito ang ikalawang pangkat. Sinong pinuno ng ikalawang pangkat? Dito na lang. Kasi marami sila. Ito. At pakibasa nga yung ikatlo. Thank you.
Lagyan, habang nag-silent tayo, lagyan na lang tayo ng ingredient ang inyong chart. Maglagay na kayo ng tape. Ito ang Thank you.
isa pa, magbigyan naman natin. O, isa pa. Isa, dalawa, tatlo. Pahirapin ko lang ng ballpen. Ballpen, pahirapin ko lang ng ballpen.
Tapos na, mga natapos na. Thank you.
Okay, tapos na po. Matapos na. Takpan na ang inyong mga kwaderno. Okay, takpan na. Okay, yan. Takpan na. Tapos na. Yan. Okay. Masaya ba ang ating aralin ngayong araw? Oo. Marami natutunan. Walang tanong? Okay, kung wala na, maaari na tumayo. Pakiayos ang ipad, kung may basura, gluten. Pakiayos. Okay. Okay. Salamat po. Okay. Matayo na. Dadasal pa po. Okay.